Nauna si Chuck sa restaurant na tagpuan nila ni Ira. Nang dumating ito ay tumayo siya. Hinalikan niya ito sa pisi. Magiliw at malambing ito. Tila wala ang anumang gustong ipalata sa kanya. You seem very quiet, honey. Ano ito nang kumakain sila? May problema ba? Mahusay umarte ito. Kung sa bagay siya man ay mahusay ring magpanggap. Nagawa niyang magbalat kayo sa paningin ni Charlyn at Chimboy sa loob ng mayigit na 3 linggo. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Ira. What is it, honey? Gusto ko nang makipaghiwalay para sa kabutihan natin pareho. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Ira. But why? Did I do something wrong? Gusto na niyang sabihin oo. Baka nga mas nauna pa itong nagsinungaling sa at nanloko kaysa sa kanya. Pero pinilit niyang kalmahin ang sarili. No, ako ang may kasalanan. Ano? Kung sa anak mo lang, di ba nasabi ko nang kaya ko siyang tanggapin? I'm in love with somebody else, Ira. What? Sino? Magkasunod na tanong nito. Kay Charlyn Joaquin. Agad rumi strong guard sa mga mata nito. Charlyn Joaquin, the model. Tumango siya. Siya ang sinasabi kong kumupkop sa aking anak. Umaling ito. No, you can't do this to me. Ira, mas mabuti na ang ganito kaysa naman maglokohan tayo. Natigalgal ito. Hindi ako basta makakapayag. Niloko mo ako. Lumakas ang tinig nito. Ayaw na sana niyang sabihin pa ang nalalaman niyang lihim nito. Pero dala ng pagkakataon, kailangan niyang banggitin. If it had to end that way, I knew about you and Mr. Lorenzo D. Nakita niyang pinanawa ng kulay ang mukha ni Ira. Parang natuklaw ito ng as. May affair kayo ng bangkar ng Lorenzo. Si Lorenzo D. Ikaw, Ira, kailan mo pa ako niloloko? Nangilid ang luha sa mga mata nito. How dare you? Sinasabi mo yan para makalusot ka sa pakikipaghiwalay sa akin. Hindi. I should have never brought this up, but you provoked me. Ang gusto kong maging tapat sa'yo. Nahanap ko kay Charlie ng tunay na pag-ibig. Gusto kong ipagtapat sa'yo ang totoo dahil ayokong lukohin ka sa mahabang panahon. Marin ang pagtanggi nito tungkol sa sinabi niya. Wala kaming relasyon ni Lorenzo D. He's my dad's friend. May loans kami sa bangko niya. Na hindi na inyo nabayaran kahit ang interest. Nagpatigas pa rin ito at namumutla na ito. Kung sino mang makatiyang di na nagsabi sa'yo niyan, nagsisinungaling siya. I had nothing to do with Lorenzo D. Yes, we do meet pero business meetings lang yun. Alam niya nagsisinungaling ito. Ang sabi ni Steve na kuhanan daw ito ng kapatid nito ng picture sa pamamagitan ng kamera nito habang magkayakap at naghahalikan sa harap ng hotel room ng mga ito. Lasing daw pareho ang mga ito. Nakita mismo ni Steve ang nasabing larangan at talaga raw hindi maitatangging may ugnayan ang dalawa. Para nga raw maniwala siya ay pwede niyang ipa-forward sa kanyang larawang iyon pero tumangi siya. Sapat na sa kanya ang mga sinabi ni Steve. Kilala rin niya ang kapatid nitong si Paul. Minsan na niyang nakasama si Iris sa isang family gathering kina Steve, kaya kilala ito ni Paul. I don't know. The only thing I want to tell you is I want to get out of the relationship. Namula ang mga mata ni Ira. Mahal kita, Chucks. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo ang lahat, but God knows how much I love you. Kalmado pa rin siyang nagsalita. Kaya nga kita kinausap dahil gusto kong maging pareha sa iyo, Ira. If you don't want to accept na may ginawa kang kalokohan, nasa iyo yun. I don't want to tell you everything I know. Pero desidido na ako na makipaghiwalay sa iyo. Inaamin kong bago ko pa nalaman ang tungkol sa sikreto mo, ay desidido na ako makipaghiwalay. Kanina ko lang nalaman ang tungkol sa inyo ni Lorenzo D. Hindi ko alam kung sino ang unang nanloko kanino. Nasukol na niya ito. I'm so sorry, Chucks. I didn't mean to do it. Kaya lang hindi ko kayang biguin si Daddy. Baka ikamatay niyo. Patawarin mo sana ako. Nang maghiwalay sila nito, kahit paano ay nakaramdam siya ng haba dito, kailangan pa nitong pumatol sa isang DOM para lang matulungan ng ama nito. Pangunawa ang kailangan nito pero hindi na sila pwedeng maglukan. Isa na lang ang kanyang problema, ang magtapat kay Charlie ng pag-ibig at ipagtapat na rin dito ang totoong pagkatao niya. But first things first, hindi na ito maaaring biglayin tungkol sa pagiging tunay na ama niya kay Chimboy. Sisiguruhin niyang magiging maayos muna ang kanilang relasyon bago malaman ito ang tungkol sa sikreto niya. Nasa magandang kamay ni Steve ang opisina. Kahit magpabalik-balik siya sa Batangas ay wala siyang aalalahanin. Aayusin lang niya ang mga dapat ayusin sa loob ng ilang araw at babalik siya sa Santo Domingo. Magkano ito, miss? Kinabahan agad si Charlyn pagkarinig sa boses na iyon. She missed Chuck's terribly. 4 na araw nang hindi niya nakikita ito. Pagamat tumatawag naman ito araw-araw. Paglingon niya ay nakita niyang nakangiti ito. May hawak itong isang antigong florera. 5 na noon ng hapon. Pinauwi na niyang assistant niyang si Joy. Hindi mo na ba ako natatandaan? Nakangiting tanong nito bago ipinatong sa countertop ang hawak nitong florera. Ang corny mo. Alam niyang namula ang mga pisngi niya dahil nag-iinit ang mga iyon.
Kahit sa tingin niya ay mas gwapo ito ngayon. Nakalong sleeve polo ito na kulay, murang asul at kupasing maong. Napasyal ka. Hindi ako napasyal. Talagang dito ang punta ko. Kumusta ang negosyo? Okay naman so far. Sisinood ko na yung advice mo na mamigay ng leaflet sa mga nearby resort. Maraming turista nang nakakaalam nitong shop. At saka nagpa-advertise na rin ako sa local cable channel. May mga ilan-ilan na rin local residents na mahihilig sa antiques ang nakapasyal dito. Well, yung iba nagmamasid lang. Pero okay lang. Masaya siya kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita. Mabuti naman, nakita ko si Jimboy kayo na Eman. O edi tuwang-tuwa. Ipinamudmud ang pasalubong ko sa kanya sa lahat ng kalaro. Ayun, itinanong agad kung kailan tayo magsuswimming. Ganun ba? Nangulit na pala. Sabi ko sa kanya, ikaw ang kulitin. Ako okay lang kahit kailan. Bakit magtatagal ka ba rito? 3 araw siguro. May trabaho ka na sa Maynila. Tumangaw ito. Pero magpapabalik-balik ako rito. May importante kasi akong pakay. Natawa siya. May puntong bata niyang ganyan na kasi ito. Pakay? Ano naman yun? Niligawan na kita, Charlene. Kung okay lang sa'yo. Kinabahan siya. Kabang may kilabot ang kaiba. Matagal na niyang inaasam iyon. Yung girlfriend mo. Hindi na kami. Saan ka titigil? Alam kong hindi na ako pwede sa inyo matulog. Hindi siya nakasagot. Inakabarting uli ako tutuloy. Nasa kanila pa ang ibang gamit ko. Tumangutang mo siya. Charlene, babalik ako rito mamayang gabi. Aakyat ako ng ligaw. Sabi niya na para bang nahihiya. Gusto niyang mapahagalpak ng tawa. Ang tatandaan niya para sa ganong mga usapin. Yan may naghatid iyon ng kilig sa kanyang puso. Baka naman mangharaan na ka pa. Natawa ito. Hindi ako marunong kumanta. Baka kasi bumagyo at bumaha kapag kumanta ako. Ihintayin kita mamaya. Nasabi niya. Excitement filled her heart. Hindi na niya mahintay pa ang gabi. Nagsara siya ng maaga. Pagkaalis ni Chucks ay kinandado na niyang siya. Gusto niyang paghanda ng pag-akyat nito ng ligaw. Pinakain niya ng maaga si Jimboy. Pinatulog din niya ito ng maaga. Mabuti na lang at hindi ito ng ulit. Itinanong lang nito kung bakit hindi sa kanila naghapunan si Chucks na sinagot naman niya na baka nayaya ito ng ibang kapitbahay. Pagkatapos masigurong mahimbing nang matutulog ang bata ay nag-shower siya. Nagsuot siya ng simpleng bestida para siyang isang tipikal na dalagang takabukid na aakyatin ng ligaw sa kauna-unahang pagkakataon. Nagpahid siya ng lipsticks at pressed powder. Pinasadahan niya ng maraming beses sa pamamagitan ng brush ang kanyang lampas balikat na buhok. Maya-maya ay nabitin sa ere ang pagbabrush niya. May narinig siya mula sa ibaba ng bahay. Dungawin mo sana ang nananambitan. Isang lumang kanta iyon sa sariw ng gitara. Napangiti siya kasabay ng mabilis na pagpinting ng kanyang puso. Kinaharaan siya ni Chucks. Alam niyang hindi tinig nito ang naririnig niya. Pero labis pa rin ang kilig na nararamdaman niya. Gosh, she had never felt so loved like this before. She found him gesture very romantic. Tumayo siya at sinipat muna ang sarili sa salamin bago lumabas ang kanyang kwarto. Sa beranda siya nagtuloy. Mas mabilis ang kanyang pinting ng puso nang makita niya sa ibaba si Chucks. Kasama nito si Kapitan Kadyo, Kaberting at si Merto. Si Merto ay kasama ni Chucks na karpintero. Ito ang nakita niyang kumakanta. Magandang gabi, Charlene. Nang matapos ang kanta, ay sabay-sabay na bati ng mga ito. Magandang gabi naman ho, sagot niya. Kami may kasamang binatang mangingibig. Ani ni Kapitan Kadyo. Napangiti siya. Tuloy po kayo. Nagsipanhik ang mga ito. Sa sala niya pinatuloy ang mga ito. Seryosong seryoso si Chucks. Formal na formal ito sa suot na long sleeve polo at itim na slacks. Sarado ang lahat ng butones ng polo nito. Gusto na naman niyang mapahagalpak ng tawa. Hindi siya sanay na nakikita ito sa ganoong kapormal. Nang makaupo ang mga ito sa wooden sofa ay nagsalita ulit si Kapitan Kadyo. Kami hindi na magtatagal, Charlene. Iiwan na namin si Chucks. Magkapimpo muna kayo. Hindi na, tanggi ni Kaberting. Initad lamang namin si Chucks. Nang makalis na ang mga ito ay saka niya pinakawala ng pinipigilang tao. Sabi ko na, pagtatawanan mo ako eh. Kasi sinaman, sinabi ko kanina na baka mangharanak at tinotoo mo nga. Eh nabanggit ko kasi kay Kaberting na aakyat ako ng ligaw sa iyo. Nagsuggest siya na mangharana raw ako kahit hindi na raw masyadong uso ang harana rito. Sabi ko hindi naman ako marunong kumanta. Pinasama niya si Myrtle at para mas maganda, isinamara naman namin si Kapitan Kadyo. Pero hindi ko akalaing makokornihan ka. I'm flattered actually. Talaga. Tumango siya. Talaga namang nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso. Marahil ay yun ang may tuturing niyang pinakasweet na nagawa ng isang manliligaw sa kanya. So dinamin namin ang manliligaw sa kanya. I love you, Charlene. Bigla ay bulong nito. Puno ng sinsiridad ang mga mata nitong diretsyong nakatingin sa kanya. Napalunok siya. Inaasahan na niya yun pero nanlamig pa rin siya sa sinabi ito. Alam kong matagal mo nang alam na nararamdaman ko. Dahil bago pa sabihin ay ipinadama ko na muna.
Mahal na mahal kita. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Mahal kita, Charlene. Kung hindi ka laspisa na itanong ko sa iyo ngayon ang sagot mo, kailangan ko pa bang sagutin ang tanong na yan? Nanginginig ang boses na sagot niya. Alam ko namang alam mo ang sagot. Hindi na niya kailangan pang magpakipot. She wasn't a teenager anymore and so was Jax. Isa pa ayaw niyang may masayang pa silang sandali. Gusto kong marinilo. Mahal din kita, Jax. Hindi ko akalain agad akong magmamahal pagkatapos kong matakos masaktan. Tumayo si Jax at lumapit sa kinauupuan niya. Itaniyayosin ito. Isang mahigpit na yakap ang sumunod na ginawa niya. Kapag kuwan ay ginawaran ulit siya nito ng halik sa mga labi. Mainit, maalab at mapusok. Buong puso naman iyong ginantihan ang mga halik nito. Alam niya simula sa araw na iyon. Magiging masaya na ang mga susunod pang araw, linggo, buwan at taon ang kanyang buhay. Ang buhay niya ay inog hindi lamang kay Jimbo, kundi maging kay Chucks dahil natagpuan niya rito ang isang tunay na pag-ibig. Kasama sina Jimbo, si Chucks at ang anak nito. Magkakaroon siya ng isang masayang buhay. Ngayon pa lang nangarap na siya ng isang simpleng buhay, kasama ang lalaking hindi man mayaman. Alam niyang paliligasayahin siya. Parang isang magandang panaginip ang mga sumunod na araw sa buhay ni Charlene. Napakasayang mabuhay na alam niyang may minamahal siya at mayroon ding nagmamahal sa kanya. Napatunayan niyang hindi siya nagkamali ng pagmamahal kay Jax. Dahil nasa Maynila ang trabaho nito, dalawang beses isang linggo kung dalawin nito sila ni Jimboy. Hindi ito nakakalimot na magdala ng pasalubong kay Jimboy. Kapag nasa Maynila ito hindi lumilipas ang maghapon na hindi siya tinatawagan. Nag-aalala nga siyang wala itong naiipon dahil sa pagdalaw at pagtawag nito sa kanya at sa mga binibili nitong pasalubong. Mamahaling laro ng binibili nito sa bata. Kapag tinatanong naman niya ito ay okay lang daw. At kapag dumadalaw ito sa kanila, bawat segundong kasama niya ito ay punong-puno ng magagandang alaala. Ipinagluluto sila nito palagi. Hindi rin lingid sa kalaman ng ating Margie niyang pagmamahala nila. Kinukulit na nga agad siya nitong kailan daw nila balak na magpakasal. Sigurado naman siya na kapag niyaya siya ni Chucks na magpakasal, hindi na ito magdadalawang salita pa. Kahit isang simpleng kasal lang ang ayos sa kanya, hindi naman siya materialistic kahit panasanay siya sa maluhong kapaligiran noong modelo pa siya. Masayang lumipas ang bawat araw niya dahil sa pag-ibig ni Chucks. Maayos din ang takbo ng kanyang negosyo, kaya kampanteng-kampante niya siya sa buhay. Hindi niya akalaing isang araw ay biglang magbabago sa mga kaganapan. Isang babayang dumating. I know you, Charlene. I'm Ira. Charlene, I'm Chuck's ex-girlfriend. Pagpapakilala ng babae. Nanlamig siya. Nangamba siyang baka awayin siya nito. Pero sa pagkakaalam niya ay tinanggap naman ito ng maluwag sa dibdib ang pakikipaghiwalay ni Chuck's dito. Ngumiti ito. Don't worry, nagpunta lang ako dito para sana makilala ka at ang anak niya ng personal. I'm leaving for Switzerland soon. Baka doon na ako for good. Chuck's is a good person. Maswerte ka sa kanya. Naguluhan siya sa sinabi nito. Ira, wala naman dito ang anak ng Chax. Si Jimboy. Di ba anak niya si Jimboy? Namutla siya. Biglang natutok ni Ira ang bibig nito. Hindi mo pa ba alam? Oh, anong? I'm sorry, Charlene, pero dapat pala hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko kasi alam na. Tell me, ano ba ang alam mo tungkol kay Jimboy? Parang kulog na sumambulat sa kanyang pandinig ang sinabi ni Ira. Pati ang tunay na katauhan ni Chax ay nalaman na niya. Kaya naman pala hindi ito mukhang ordinaryong karpintero. May sarili pala itong construction company. Nakadama siya bigla ng takot. Baka balak lang ni Chucks na kunin sa kanya si Jimbo, kaya siya pinaibig nito. Nanlulumo na napaupo siya sa stall ng cash register. Charlene, don't get mad at Chucks. I can assure you he loves you as much as he loves son. Alam ko ang balak niya dati na makilala lang ang anak niya at kilalanin siya ng anak niya bilang ama. But you also won his hearts. Hindi ko naman pwedeng ipaglaban ang pag-ibig ko sa kanya dahil hindi ako karapat-dapat. He's a very nice man and he deserves you. Kanina pa nakalis si Ira, hindi pa rin niya mapaniwalaan ang sinabi nito. She's so sincerity in Ira's eyes. Maging nang makita nito si Jimboy, ay magiliw ito sa bata. Pero hindi pa rin absuelto si Chax. Marami itong dapat ipaliwanag sa kanya. Tamang-tama. Narating ito mamaya buhat sa Maynila. Upa na ang tampo ni Charlene kay Chax nang dumating ito bandang alas 5 ng hapon. Diniretso na agad niya ito na alam niya ang totoo. Bakit ka nagsinungaling? Tanong niya. Dahil nadawag ako nung sinabi mong ilalayo mo si Jimboy kapag may nagpakilalang tunay na magulang niya. Pero alam ng Diyos na hindi ko gustong magsinungaling sa iyo at kay Jimboy. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Magugulat si Jimboy pag nalaman niya na ikaw ang totoong ama niya. Kinukulit na nga ako na dapat ang makilala niya yung anak mong Jingoy. Yun naman pala siya ang anak mo. Inakbayan si na Jax.
I'm sure wala namang pagbabago kapag nalaman ni Jimboy, lalo pa siyang matutupa kapag nalaman niyang ako ang totoong daddy niya. Engineer ka pala. Tinrato kitang karpintero at saka pati ang mga taga rito. Ang alam ay ordinaryong trabahador ka. Kung alam ko lang na maiintindihan mo ako agad, di sana sinabi ko na noon pa ang totoong pagkatao. To think na napakaraming beses ako nag-attempt na sabihin sa iyo ang katotohan. Naduwag kasi ako. Natakot na baka bigla kang umalis kasama si Jimboy. Hinawa ka nito ang kamay niya at pinisil. Thanks for understanding, and I know I should be thankful to Ira also. Siya ang naging tulay para malaman mo ang totoo. Sana'y maging maayos ang buhay niya sa Switzerland. Maya-maya ay patakbong dumating si Jimboy. Si Chucks ang unti-unting nagpaliwanag dito. Nang tungkol sa katotohanan, palibhasa ay bata, wala nang maraming itinanong ito. Masayang-masaya pa nga ito. Sabi ko na nga ba talagang magdaddy tayo eh? Kasi naman ang daming nasasabi na magkamukha raw tayo. Sabi nito. Niyakap ni Chucks ang mahigpit ang bata bago hinila sa kamay si Charlene at niyakap din ito. Kapag kuwan ay kumalas si Jimboy mula sa pagkakayakap ni Chucks, ay kukwento ko kay na Emma na ikaw ang totoong daddy ko. Tito Chucks, anito. Simang lang ngayon huwag mo na akong tatawagin Tito Chucks. Tawagin mo akong papa o daddy. Tumalunta nun ito. Eh, may daddy na ako. Pakanta-kanta pa itong nagtatakbong pababa ng hagdan. Mabilis na naitakda ang kasal ni Charlene at Chucks sa malapit na kapilya ng Sitio Santo Domingo. Mga malalapit na kapamilya at kaibigan lang ang magkabilang partido ang inimbitahan nila. Siyempre, imbitado ang lahat ng taga-Sitio Santo Domingo. Simple lang ang ayos ni Charlene sa suot nitong wedding gown. Walang mag-aalakalang ang sopistikadang modelong si Charlene Joaquin ay magpapaksal sa isang simpleng seremonya sa maliit na kapilya ng Sitio Santo Domingo. Pinaganda lang ang kapilya ng maraming nagagandahang bulaklak. Pulos masangang sariwang rosas at orchidyas ang nakapalamuti sa paligid. Mismong taga mga Sitio Santo Domingo ang nagayak nito. Ang pinuha nilang ninong ay si Kapitan Kadjo at Cabertin, si Steve ang best man, si Joy ang maid of honor. Sinadya ni Charlie na huwag nang mag-imbita ng mga sosyalerang kaibigan niya nung modelo pa siya. The wedding was plain and simple, pero napaka-solemn niya. Ang pinakamahalaga, makakasama na niya ang pinakamamahal niyang lalaki sa piling ng kanilang anak na si Jimbo. At ang sabi ni Chucks, sisiguruhin na rin daw nilang siya na buwan pagkatapos ng araw na iyon ay magsisilang na siya ng isang sanggol. Handang-handa na siya. Siguro naman ay sapat na ang pagtitimpi nilang Chucks para makubuo agad ng baby. Kahit pa nga maraming pag-iwas ang ginawa niya para hindi makapangulit ito, hindi rin niya akalaing makakaya niyang ihandal ang mga ganong sitwasyon. Mabait naman ito. Kapag naipaliwag ni Rayton gusto niyang humarap sa dambana na malinis at dalisay ang pagkababae, wala na itong reklamo. Pero syempre palagi siyang pinapangako nito na kapag kasal na sila, wantusawa ang kanilang pagninig. Ngiting-ngiti siya habang naghihintay ito sa harap ng altar. Nasa gitna siya ng kanyang kapatid at bayaw. Nang mapasulyap siya kay Jimboy, kinindatan siya nito sa baybulong ng I love you. May babae pa ba namang mas maswerte pa sa kanya ng mga sandaling iyon? Nangabuti ni Chucks ang kamay niya mula sa kanyang kapatid at bayaw at igiyas siya nito sa gitna ng altar. Pinisil nito ng marinang kamay niya. I love you so much. Bulong nito sa kanyang tenga. Bago ginawaran siya ng halik sa mga labi, nagtudyuhan tuloy sa loob ng kapilya. May mga pumalakpak pa nga. Bahagyang itinulak niya ito. Kakaya kay Father. Bulong niya. Gusto ko lang namang ipalam sa iyo na sa simula't wakas ng panahon ay mamahalin kita. Madamdaming wika nito. He was teary-eyed. Napangiti siya. Hindi niya akalaing habang dumaraan ang mga araw, mas magiging romantiko pa ito. Maaari na ba nating simula ng seremonya? Nakangiting tanong ng pare. Sabay silang tumango ni Chucks. Batid nila kapwa. Simula sa araw na yun, magsasama na sila ng habang buhay.